Alright, anyong hasayaw mga kababayan kong Pilipino. Kamusta ba tayo dyan? Ayos ba tayo dyan? Alright, for today's video po, tara samahan ninyo ako. Sa pagkakataon pong ito ay overtime po namin ito. Hangul day po ito, or kung sa atin po yung araw ng wika or ano. Sa lingwahe po nila, no? Overtime po namin ito. Ito po ay 7 hours na OT at sa panahon pong ito ay dalawa lamang po kami ng aking kasamahang Pilipino ang nag-overtime po, si Mr. Ayot Alan Yumol from Concepcion, Tarlac. Ganito na po ang trabaho namin rito araw-araw talaga, press machine. Ito po yung lagi namin inaatupag araw-araw. So dito po, depende po sa mga sizes. Pag medyo maliit po yung sizes ng switchboard, dito po kami sa production nito. Actually, tatlo po yung line ng production rito, depende po sa sizes. So mga kaibigan ko, mga kababayan ko, pwede rin po actually talaga ninyo itong maging trabaho kung kayo po ay mapunta rito sa South Korea. So dito po sa bansang South Korea, wala pong arte-arte. Kung gusto mong kumita ay talagang go ka lang ng go. Dito kasi sa amin, isa sa kagandahan rito kasi wantusawa kami sa overtime. So kahit nung mga nakaraang mga uploads ko, ako ay nagtatampo, or kami nagtatampo dahil wala kaming bonus, pero papasalamat pa rin kami kasi kahit walang bonus ay yun nga, nakapag overtime kami ng hanggat gusto namin. So pag maraming overtime, so ibig sabihin nun malaki rin po ang iyong sahod. So yun po ang kagandahan sa kumpanyang ito, kasi kami po ay foreigner dito, kami lamang po ang foreigner rather dito sa kumpanyang ito. During overtime, wala pong mata, although may kuta po kami, pero kayang-kaya naman namin bunuin yung kuta namin. Ang importante rito sa trabaho ay kayo po na mga foreigner ay nagkakasundo ba? Nagkakasundo kumbaga, hindi yung kanya-kanya kayo. Dito kasi sa amin, kung ano yung desisyon ng isa, kung sa tingin namin na maayos, yun yung ano namin sinusunod. So dapat ano, tamang intindihin lang, tamang intindihan kumbaga para maging maayos yung samahan nyo. Kasi kaya rito sa kumpanyang ito, itong kasama ko na nandito ay simula nang dumating ako rito, nandito na to, nauna lang kumbaga to sa akin ng isang linggo. So dito sa kumpanyang ito, kami ay magti 10 years na po this year. Yun, medyo matagal na, kaya medyo kapalagay na po ng loob sa mga kasamang manggagawa, no? So regardless man po kung ano yung tinapos mo sa Pilipinas, pa high school ka man or college graduate, basta ang pinasukan nyo po rito ang trabaho ay factory, kumbaga isang E9 visa holder po kayo, ay ganito po yung posibleng maging trabaho nyo, no? So dito po, bawal po talaga rito ang maarte, ano? So kung maarte ka sa Pilipinas, masilang ka sa trabaho, ay sigurado ang kalalabas yan, ay panay-release ka. Kung kumbaga, panay-lipat ka ng kumpanya, sayang naman yung chances mo na makapag-stay pa ng matagal. Kasi rito po, sa bansang South Korea, kapag ka sa first contract mo ay hindi ka nagpa-release, hindi ka lumipat sa ibang company, pwede ka pong ma-extend pa po ng another pa pong contract. So yun po yung kagandahan kapag hindi po kayo naglipat ng ibang kumpanya. So for me kasi, wala namang trabahong madali. So ginusto natin na mag-abroad, ginusto natin na makapunta rito sa bansang ito. O kahit kayo man po ay mapunta rito, asahan nyo po na mahirap talagang trabaho. Kasi ano naman po, ay sulit naman po talaga yung hirap ng trabaho pagdating naman po ng sahuran. Lalo't masipag po kayo mag-overtime, ay tsaka ay mawawala po yung pagod nyo pagdating ng sahod, kasi malaki po ang sahod talaga, promise. And of course, marami din pong mga benepisyong binibigay ang Korean government para sa mga manggagawang legal dito po sa bansang South Korea, no?
Sobrang hirap po nang mawalay tayo sa pamilya, no? So ako po personally, na-experience ko po talaga yan. Kasi ako po ay may asawa na at mayroong isang anak. So lahat ng pagtitipid, lahat ng sakripisyo, lahat ng kalungkutan na yating tiniisan, no? Dahil mahirap po talaga ang buhay sa Pilipinas. Kahit sabihin natin meron tayong trabaho, although nung nandun po ako sa Pilipinas, may trabaho po, pero kulang talaga eh. Kulang yung sweldo talaga, sobrang liit. Maraming trabaho, kunti lang yung sweldo. Dito maraming trabaho, sa Korea ay sulit naman kasi pagdating ng sahuran ay talagang mapapawi po yung pagod mo, no? So kahit ako po, masasabi ko na ako'y matagal na rito sa trabaho na ito. Matagal nang nawalay sa pamilya, although nakakapagbakasyon naman minsan, ay tinitiis ko lang talaga kasi alam ko at pinapanalangin ko sa ating mahal na Panginoon na balang araw ay makakasama ko rin sila. Hindi ko na sila iiwan for as long as kaya na ng budget at matapos yung project at yung mga yung iniisip nating business, ano, kasi mahirap po sa Pilipinas kapag tayo po ay nandoon na mag nag-for good na po tayo, wala tayong existing na business na kumikita. E paano naman yung survival natin doon? So para sa akin kasi ito na yung una at huling pag-abroad ko kasi matagal akong nawalay. Tapos pag-uwi doon, mag-isip na naman na mag-abroad. So para sa akin hindi na siguro kasi sulit na yung pagtatrabaho ko rito sa bansang South Korea. Matagal talaga eh. Biruin nyo po, 10 taon na ako this year. At saka pinagpiprepare din natin na nakapagpalit ng visa. By next year din, hindi naman yung E9 visa or yung ordinary visa lang, kundi itong professional visa para ma-invite or makapunta rin po rito yung aking asawa, anak, ano, yung mga malalapit nating pamilya, no, nang sa ganun ay maka-experience po sila rito ng culture nila, yung klima nila. So yun po yung sa pinagsikapan natin na ipagkaloob ng Panginoon, pinagpipray natin na naway pagkalooban pa tayo ng biyaya pa po, ano. Wala pong imposible sa Diyos, kabayan. Kung ikaw nangangarap ka talaga na makapunta rito, ay magpray ka talaga ng ano, masinsinan, eh hilingin mo talaga sa kanya, kasi yun po talagang ginawa ko eh. At hindi lang po pagpipray, dapat mag-aral ka rin ng mabuti talaga ng Korean language. So, sinasabi ko ito base po sa aking experience kasi napanghinaan po talaga ako ng loob dati pero di pa ako bumitaw sa panalangin, ano, until such time na magkaroon po ako ng employer, nakarating po ako rito. So, maraming salamat talaga sa ano, sa ating buhay na Diyos, dahil sa kanya talaga kapag humiling ka at alam ng Diyos na talagang masidhi ang iyong panalangin at alam ng Diyos ang kung ano yung nilalaman talaga ng iyong puso, ay hindi ka talaga niya bibiguin. So maraming mga nawala ng loob na makarating rito. Ang may papayo ko lang ay huwag kayong sumuko. Patuloy kayong manalangin sa Panginoon. Lalo na ngayon, merong kaguluhan na naman sa bansang Israel. Patuloy po tayong manalangin sa ating nag-iisang Diyos, ating tagapagligtas, walang iba kundi si Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan lamang po niya, lahat po tayo ay maliligtas, wala pong ibang paraan. Kaya dapat tayo, mga kababayan kong Pilipino, tanggapin natin si Kristo bilang Diyos at ating tagapagligtas, dahil kung wala po si Kristo sa buhay natin, talagang pariwara po tayo. Kung hiwalay po tayo sa Panginoon, ay talagang wala pong mangyayari sa buhay natin. Walang kwenta, walang silbi ang ating existence sa mundo kapag hindi po natin kilalaning Diyos ang bugtong anak na si Hesukristo, ano. So sa inyo pong lahat na patuloy pong sumusuporta rito sa channel ko, paulit-ulit ko pong sasabihin at sinasabi sa inyo ay maraming salamat po. Asahan nyo po na patuloy tayong gumawa ng mga kahit mga walang kwintang mga ano siguro, no, mga walang kwintang mga content, ano, pero siguro naman meron din, ano, na pwedeng mag-inspire sa iyo, no, at sa iba pa po nating mga kababayan. Basta ako kasi, ano, masarap sa feeling yung naka
magbigay tayo ng kaunting information, kaunting inspirasyon. Kasi alam ko po talaga yung hirap ng buhay sa Pilipinas. Kaya hanggat nandito po ako sa bansang South Korea, ano man yung ginagawa natin na pwedeng kapulutan ng aral sa inyo, sa ating mga babayan na nagnanais na makarating rito, sisikapan po natin na makagawa tayo ng content. Ano? So thank you so much po talaga sa inyong lahat. Naway pagpalain po kayo ng ating mahal na Panginoong Diyos na si Jesus Christ, ano, saan mang panikay ng mundo, sa atin pong mga kababayan ng mga OFW, saan mang kayong dako ngayon, mga kababayan ko, mag-ingat po ang lahat at huwag bumitaw sa panalangin at lagi po nating hilingin sa Diyos ang kalakasan at proteksyon, ano, hindi lang po sa atin kundi pati na rin po sa ating mga mahal sa buhay na nasa Pilipinas, ano, palagi po natin silang kausapin, tawagan, huwag po natin silang pabayaan kasi alam po natin yung ating purpose nung una pa lang bakit tayo umalis, bakit tayo nag-abroad ay di, one, para gumawa ng ibang pamilya, kundi para alagaan, sustintuhan, mahalin, bigyan ng magandang kinabukasan ng ating pamilya, no. So, yun po. Salamat po talaga sa inyong lahat, mga kababayan kong Pilipino. Naway sa kapirasong video na ito ay nakakuha po kayo ng kaunting idea, kaunting information, kaunting inspirasyon, ano. Maraming salamat po sa inyo. So, siguro dito na lang po muna ako, no. Hanggang dito na lang po muna. So, ito po yung trabaho natin dito, Prish Machine. Ito po ay paggawaan ng mga electric switchboard, ano, pang electrical po. So, maraming salamat po sa inyong lahat. Hanggang sa sunod po nating pagkikita. Paalam, to God all be the glory. God bless everyone. Saranghae.